Isinasapinal na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang mga guideline para sa pagbebenta ng mga nakumpiskang puslit na sukal sa mga kadiwa store at ilang accredited na mga pamilihan. Pero aminado si Sugar Regulatory Administration Board Member at Planters Representative Pablo Ascona na isa sa mga nagpapatagal nito ay ang tinatawag na logistic tulad ng repacking. Yes, now we're talking about 4,000 tons. So that is roughly 4 million kilos. So if we sell it at 1 kilo packaging, the challenge is how to repack it and who will repack it. So more or less yung problema po natin ngayon sa DA and SRA is basically po yung logistic side na lang po. So we will ask the other agencies po of DA to help us sa logistics. Hindi anya madali na kumuha ng repacking company dahil kailangan pa itong dumaan sa bidding. Ngunit sinisikap ng Department of Agriculture at SRA na masimulan nang maibenta ito sa mga kadiwa store ngayong buwan ng Abril. Yes, there are companies who can repack it quickly. Now since we are government, they have to go through a bidding process and all that. So those are the details that have to be ironed out. Pagtitiyak pa ni Ascona na ang planong pagbebenta ng smuggled na asukal sa kadiwa ay dadaan sa safety test na ligtas para sa human consumption. At sa oras na matapos ang problemang ito, makasisiguro na makabibili na ng tig 70 pesos kada kilo ng asukal. Malayo sa miiral na 80 pesos hanggang 110 pesos kada kilo sa mga palengke sa National Capital Region. Maliban dito, plano rin ng SRA na ipamahagi sa mga apektadong magtutubo ang kita sa pagbebenta ng mga smuggled asukal sa mga kadiwa store. Yes, yung actual default nun is to the National Treasury. So ako as a sugar farmer, I've been requesting as a Christine if we can find a way sana to get the money to assist the affected farmers. Because if there's smuggled sugar po napapasok, yung effect po nito is sa sugar farmer din po. But however, that might be a hard hurdle to conquer. Maliban dyan, iimbestigahan na rin ng DA at SRA kung bakit nananatiling mahal pa rin ang bentahan ng asukal sa mga pamilihan. Kung saan nasa 100,000 metric tons na ng imported asukal ang nakarating na sa bansa at higit 70,000 metric tons dito ay nailabas na sa merkado. So as to why the prices at the retail have not went down yet, we are actually trying to get it surveyed to find out if the sugar na binibenta po nila sa retail market is already coming from the arrivals po natin ng imported or still the old stock na tinago nila which was bought at a high price. So that's the thing that we need to investigate. Yung po yung pinag-uusapan natin ngayon ano, with SRA, kasi kailangan po mag-translate yan doon sa retail price. Makikipag-ugnayan po tayo muli sa kanila kung kinakailangan po na magkaroon tayo ng suggested retail price. We will do that, pero ang una po nating titingnan ngayon ay magkano po ang bagsak ng asukal sa mga palengke para malaman natin kung magkano ang patong ng ating mga tindera. Sa ibang usapin, sinabi naman ni Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Christine Evangelista na bumaba ang presyo ng gulay ngayong panahon ng tag-init. Tulad na lamang ng mga lowland vegetable na ginagamit sa pagluluto ng pinakbet, maging ang mga highland vegetables tulad ng repolyo, carrots, bagyo beans at iba pa ay nagmura na rin. Maganda po ang ating production ano summertime April no. It's always maganitong time of the year. Marami po tayong gulay kaya yan po ay nakakatulong. Medyo wala din po tayong mga bagyo kaya yung sa logistics po wala tayong problema. Dahil alam natin pag tinamaan din po ang isang lugar minsan nagkakaroon po ng challenges pagdating sa logistics. So far everything po na minomonitor natin mula dun sa presyo sa palengke hanggang dun sa inflow tsaka outflow ng mga trading posts, very normal, and the volume po is very sufficient. Samantala, sa usapin naman ng sibuyas, tuwing Abril ay nagkakaroon ng inventaryo ang departamento upang malaman kung sapat pa ba ang supply ng sibuyas sa bansa. Sa pamamagitan nito ay posibleng magkaroon ng importation plan kung kailangan pa ba ng karagdagang supply. Ito'y upang maiwasan ang kontrobersyal na kakulangan ng sibuyas na nangyari noong mga nakalipas na buwan. Pero tiniyak ng Department of Agriculture na sa ngayon ay mayroong sapat na lokal na sibuyas na mas magandang tangkilikin ng mga Pilipino.